sa hati. Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon, yung ating 3:30 ay naging 3:50. Sorry po sa inyong lahat at tayo po ay na-late. So, hello, magandang hapon po ng Lunes sa ating lahat. Isang panibagong linggo na naman ng buwan ng Nobyembre. Nobyembre 22. Ayan, patapos na naman po ang buwan ng Nobyembre. Magandang hapon po, lalong-lalo sa ating unang nag-comment na si Ma'am Lynn Salazar, kay Ma'am Lita Pabol Osorio. Good afternoon po sa inyo, ma'am. So, ngayon guys, ay nandito na naman po tayong muli at dahil po ngayon ay Lunes, so panibagong linggo, magtuturo na naman po tayo ng isang pampaswerte na maaari nating subukan. So, muli bago tayo mag-start, para po lamang ito sa mga naniniwala sa mga pampaswerte, may positibong isipan. Sa mga hindi po naniniwala sa pampaswerte, sa mga ganitong klase ng pampaswerte, ay wag na lamang po kayong manood. So, pwedeng-pwede po kayong manood ng mga video na pwedeng gustong-gusto po ninyong panuorin. Ngunit kapag tayo ay naniniwala sa pampaswerte, halika at atin itong subukan. Hello po kay Ma'am Lisa Lumutos, kay Ma'am Christina Salinas Valera, kay Ma'am Edna Gomez, kay Ma'am Ivy Aguas ng Tansa, Cavite. Good afternoon, Ma'am Tis Martin, kay Ma'am Arnie Dava, kay Ma'am Santos Perli, kay Ma'am Hibier or Jibier Arsenyero, kay Ma'am Arlene Ivanez, kay Ma'am Nelly Rosan, kay Ma'am Maritis Marasigan Domingo, kay Ma'am Velia Lacera, kay Ma'am Jing Tax, kay Ma'am Francis Potpot, at kay Ma'am Ann Alieba Maidan. Ganon din po kay Ma'am Janet Laksa. Ayan, good afternoon po sa ating lahat. Good afternoon po sa ating lahat ng mga may positibong pag-iisip at mga naniniwala sa mga pampaswerte. Hello po sa ating lahat. Ganon din kay Ma'am May Yako. Hello po sa inyo, Ma'am May Yako. Hello po kay Ma'am Jiver Reyes at kay Ma'am Ami Paralihas Bautista. Ganon din po kay Ma'am Nidi Yunak. Blessed Monday din po sa inyo. At kay Ma'am Angeleta Diaz Estoki Carrion at kay Ma'am Floreda Magno Asuelo Marantal. Kay Ma'am Heart Abalu, kay Ma'am Hiver Asenyo, happy Monday din po sa inyo. Thank you so much po, Ma'am Jibier or Hibier. So ayan guys, ngayon ay isa na namang panigarang pamaraan ng pampaswerte ang ating ituturo sa inyo. Hello po kay Ma'am Sheila Fernandez, kay Ma'am Narolyn Ferrales, at kay Ma'am Leonora Cortez Ibordi. Good afternoon po sa ating lahat. Hello po kay Ma'am Aquarius Agluhas, dyan po sa Makati City. Ganyan din kay Ma'am J. Bear Reyes. So ngayon guys, bago po tayo mag-start ay may mga kailangan po tayo dito sa ating ituturo ngayon. So ano po ba ang mga kailangan natin dito sa ating pampaswerte? So kailangan lamang po natin ng garapon. So ayan guys, garapon, or pwede rin po tayong gumamit ng basong babasagin. Tiyakin po ng ating gamitin ay babasagin, or kaya naman po baso na babasagin, dapat po ito ay clear. So sa baso po ay lalagyan natin siya ng tubig. Kung kayo po ay makakakuha ng tubig ulan ay mas mainam. Kung tayo po ay makakakuha ng tubig ulan ay mas mainam. Ngunit kung wala naman pong tubig ulan, ay pwede na po ang malinis na tubig na inumin. Pwede na po natin itong gamitin. So lalagyan po natin ang baso ng hanggang kalahati. Hanggang kalahati. Tiyakin po ng ang ating baso ay walang amoy. Talagang malinis na malinis ang ating paglalagyan ng ating tubig at ito ay babasagin. So ayan. Kailangan natin dito ng pabango mo. Yung kadalasang ginagamit mong pabango or kulon man iyan, kailangan din natin dito yan.
kailangan natin ng, ayan, cinnamon powder. Yan, kailangan natin ng cinnamon powder. At syempre, ang hindi nawawala sa ating pampaswerte na talaga namang kilalang kilala natin ay ang ating dahon ng laurel. So, ayan ang ating dahon ng laurel. Bango! So, ayan, kukuha lamang tayo ng isang pirasong dahon ng laurel. Isang piraso po lamang ang ating kailangan. So, ayan. Ngayon, kapag handa na po lahat, ang ating mga kailangan at tayo ay makahanda na. Siyempre, bago tayo mag-start, muli nating pinapaalala, kailangan tayo ay may sapat na oras sa paggawa ng ating pampaswerte. Kailangan talagang ang ating intensyon ay nakafocus, ang ating isipan ay nakatutok sa ating paggawa ng pampaswerte. Kung kayo ay may mga isipin, kung kayo ay may mga iba pang iniisip na mga problema sa buhay, ay kalimutan po muna ninyo iyan. Or kaya naman, huwag mo munang gawin. Kailangan po ay nakatutok ka, nakakonsentrate ka sa ating gagawin. Siyempre, kailangan natin pagganahin kasi ang ating law of attraction habang tayo ay gumagawa ng pampaswerte. Dahil isa po yun sa mahalaga ang pagpapagana ng ating law of attraction habang tayo ay gumagawa ng pampaswerte. Kailangan hindi ka nagmamadali, kailangan hindi ka palingalinga. Dapat po tayo ay nakakonsentrate sa ating ginagawang pampaswerte. So, kapag ngayon po handa na lahat, ayan ang ating garapon, ayan ang ating pabango, ito na po ang ating cinnamon powder, at narito na po ang ating dahon ng laurel. So, ang unang-una mo pong gagawin ay kuhanin mo ang ating dahon ng laurel. Kuhanin mo ang ating dahon ng laurel at ang iyong pabango, ang iyong ginagamit na pabango. Ngayon po, pagkatapos, ay isprihan mo ang laurel na ito ng tatlong beses nitong pabango. So, isprihan natin siya ng tatlong beses habang ini-isprihan mo. Ay sasabihin mo, inilalagay ko sa iyo ang aking lakas. So, inilalagay ko sa iyo ang aking lakas. Yan. And then, isprihan na natin siya ng tatlong beses. Ngayon po, pagka-spray ninyo ng tatlong beses, ay hawakan mo ang dahon ng laurel sa iyong mga kamay or iipit mo ito sa inyong palad. So ayan, ganyan, ipitin mo ito sa iyong palad. Habang nakaipit ito sa iyong palad, ay mag-concentrate ka. Paganahin mo yung law of attraction, mag-concentrate ka. Habang nakakonsentrate ka, ay humiling ka. Humiling ka lahat ng ninanais mong hilingin. Kung anumang nais mong mangyari habang humihiling ka nito, habang humihiling ka ay ikiklaim mo ang iyong kahilingan. So halimbawa, siswertihin ako sa aking buhay, lahat ng kamalasang nangyayari sa aking buhay ay akin ang bibitawan at handa na akong tumanggap ng mga swerteng papasok sa aking buhay at sa aking tahanan. Yan po ang inyong, basta guys, pag humiling kayo, kailangan ay galing dito. Hindi lang po basta lumabas sa inyong bibig. Kailangan ay may damdamin. Kailangan may damdamin tayo pag humihiling. Hindi yung basta na hiling-ling na tayo ng hiling, nang hindi nga natutukoy kung ano talagang hinihiling, hindi malinaw sa iyong bibig. Kailangan pag humiling tayo, may damdamin at malinaw natin itong ibinibigkas. Ayan. After mo pong humiling nito, ay ilagay natin ito sa ating garapon. So, ayan, ilagay natin siya sa ating garapon. Ayan. Sa ating garapon na may tubig. Bakit po ba may tubig? Alam natin na ang tao, tayo ay talagang napaka-importante ng tubig sa ating katawan. Bawat isa sa atin ay hindi mabubuhay nang walang tubig, kaya ang tubig po ay napakahalaga. Napakahalaga din ang tubig. Ngayon po, kapag nandyan na, kuhanin mo ang cinnamon powder. Bakit po cinnamon powder? Ang cinnamon powder po ay kilala natin na mainam din pangtawag ng swerte. Mainam din itong pangtawag ng swerte, pangalis ng mga negative energy sa ating bahay, at nakakatulong din ang cinnamon
upang mapanatili ang kaayusan at pagmamahalan ng bawat miyembro ng pamilya. Siyempre, higit lalo kapag sinasamahan natin lagi ng pangunawa sa isa't isa at pagmamahal, talagang ang pagmamahalan ay mananatili talaga sa loob ng ating mga tahanan. Ngayon, kapag nandyan na po ang cinnamon powder, ay kukuha lamang po tayo ng 3 kurot. So, bawat isang kurot ng cinnamon powder, kumuha ka ng 1 kurot ng cinnamon powder, muli mong bigkasin ang iyong kahilingan. So, pagka kurot, ilagay ang cinnamon powder, bigkas ng kahilingan. 1 kurot ulit, bigkas ng kahilingan. At 1 kurot ulit, ay bigkas ng kahilingan. So, ayan, ilalagay mo ulit ang cinnamon powder. So, kapag nandito na po ang ating, ayan na, nandyan na po ang ating cinnamon powder sa loob ng ating baso. Nandyan na po ang ating cinnamon powder sa loob ng ating baso. Ano po ang gagawin natin dito? So, bago ka matulog mo ito ginawa, hawakan mo ito at manalangin ka ng taimtim. After po noon ay muli mong bigkasin ang iyong mga hinihiling. Kailangan guys, muli pagka bumigkas tayo ay talagang malinaw ang ating pagkabigkas ng ating mga ninanais. Malinaw na malinaw yung klaro ang pagkabigkas mo sa iyong kahilingan. Pagdating po sa dulo ay lagi mo pong sasabihin ng I claim it. Huwag kalimutan yung kiniklaim ninyo. Kiniklaim ninyo ang inyong kahilingan na ito ay nagkakaroon ng katuparan. Pagkatapos po noon nating humiling, ang gagawin po natin dito ay ilagay natin ito kung kayo ay may mga bintana. So halimbawa, sa inyong kwarto ay may mga bintana, kayo ay ilagay mo ito doon. Ngunit kung wala naman po kayong bintana, ay pwedeng-pwede po itong ilagay sa ilalim ng inyong tulugan. Hahayaan mo po ito doon sa loob ng 7 days or 7 nights. So, 7 gabi or kaya naman 7 araw. Pagkatapos po ng 7 araw, ay pwede na po natin itong i-dispose. Pwede na po natin siyang i-flush sa inyong toilet or kaya naman sa inyong mga lababo. Ang garapon po ay pwedeng-pwede pa natin itong gamitin. So, pwede pa natin gamitin ang garapon. Kaya ang i-dispose po lamang ninyo dito ay ang atin po lamang mga ginagamit. Muli, sa paggawa ng pampaswerte, wag na wag po ninyong gawin ito kung kayo po ay may alinlangan. Kung kayo ay may inalangan sa inyong isipan, kung kayo ay hindi 100% ang paniniwala, ay huwag po ninyo itong gawin dahil wala ding mangyayari kahit pa ano pa ang gagawin mong pampaswerte. Kung ikaw ay may doubt, kung ikaw ay may pagdadalawang isip, ay wala rin pong mangyayari dahil sa paggawa po ng pampaswerte, hindi po sa pilitan. Dapat po ay talagang bukal sa iyong loob na gawin mo ito dahil alam mong ito ay magkakaroon ng katuparan. Ngunit kapag may pampaswerte na tayo, lagi po natin ding sinasabi na hindi po tayo pwedeng umasa sa pampaswerte. Kailangan po nating samahan ng sikap, panalangin at dedikasyon. Isa po yon. Sikap, panalangin at dedikasyon ang lagi nating sasamahan. At syempre upang mapanatili ang pagmamahalan sa ating pamilya, kasi lahat naman tayo ay nagnanais talaga yan, maging bukas po ang ating puso at isipan para sa isa't isa. So pakikinig po tayo sa bawat panig ng isa't isa upang mapanatili. Wag yung minsan mainit ang ulo natin ay hindi na tayo nakikinig sa panig ng bawat isa sa atin, kasi kapag mainit po ang ulo natin, kapag ano ang nasabi natin, gusto natin nasabi na natin yon. Ngunit once na nakalipas na yung init ng ulo mo, saka mo lang marirealize na dapat pala pinapakinggan ko rin muna yung isa para at least hindi na lumaki pa ang gulo. Kaya dapat po bago tayo magbitaw, minsan tayo mga babae, lalo na pagka mainit na mainit ang ating mga ulo, ay nakakapagbitaw tayo ng mga salita na hindi na natin namamalayan na nakasakit na pala tayo. So ayan guys, gagawin po ito kahit anong araw.
kahit anong araw or kahit anong oras bago po kayo matulog sa gabi. Higit lalo kapag kayo ay nakakaramdam na talagang gustong-gusto mong gawin ang pampaswerte na ito. Kapag nafe-feel mo na talagang ang pampaswerte ito ay gustong-gusto mong gawin, pwede mo itong gawin any time at any day po bago po kayo matulog sa gabi. So ayan naman po guys, maraming salamat. Manatili po tayong bukas ang isipan at positibo at huwag na huwag kalimutan ang manalangin upang ang ating mga ninanais sa buhay at ang mga pagsubok na ating kinakaharap ay makakaya nating harapin ano pa man iyan dahil tayo ay positibo at lagi tayong nagdarasal. Ayan po lamang guys, maraming salamat at happy Monday po sa ating lahat.